Good morning mga planters and welcome na naman sa bagong episode natin today, My Parallel Universe. Kumusta kayong lahat? I hope nasa mabuti kayong kalagayan. For today guys, i-update ko lang kayo sa mga sa kunting backyard ko dito ng mga aquatic plants. Yun, check natin kung ano yung mga improvements nila. Sa mga mahilig sa aquatic plants dyan, sa mga gumagawa ng aquascaping or commonly known as planted aquarium, sa mga mahilig lang magalaga ng aquatic plants, paludarium, vivarium, sa anong uri man ng rheum. Aquatic plants in short, sa mga nag-aalaga dyan. I-update ko kayo today, papakita ko sa inyo guys. So let's go, and before that, papakita ko muna sa inyo yung planted tank ko dito, dalawang planted tank ko dito. Outdoor setup siya, walang CO2, walang lights. Natural light lang from the sun, and double time lang ng pag-aalaga kasi you will make sure na hindi sila super exposed sa sunlight, kasi nga pag na-expose sila ng maigi, magkakaroon sila ng algae. So but very healthy yung plants kasi nga natural sun yung nakukuha nila. So yun guys. So before pumunta tayo sa mga aquatic plants ko, punta muna tayo sa planted aquarium ko. So let's go. Ito yung dalawang planted aquarium ko nasa bahay. Yung bahay namin. Sa labas. At sa labas siya ng bahay. So, tinatakpan ko ng dahon ng saging. Bakit dahon ng saging? Kasi nga gusto ko sila hanggang malalata. Kasi magandang source of potassium yung dahon ng saging. Ito yung filtration niya, dalawa. So, Sagittaria, dwarf Sagittaria. Stargrass din. Tapos sa taas, may stricta. Natali ko dito sa kahoy. Amazon sword. Tapos ito yung isa. Tinatabunan ko rin dahan kasi minsan from 8 in the morning until 11 na-expose sila sa sunlight dito. So tinatabunan ko ng dahon ng saging para hindi sila super exposed yung sunlight. Kasi pag na-expose ng maayos yung planted tank nyo, magkakaroon siya ng algae. Okay, so yan. Kabumba, Rutala, Stricta, Stargrass, Ludwigia ripens. Marami pa doon. Yan, marami. Yan. May mga extra akong driftwood dito. So yan, tulong muna guys. Yan yung dalawang planted tank ko. Right, so let's go. Mag-umpisa tayo dito. Ito yung mga cardinalis ko, kasama ng mga pearlweed. Yan. Yan. Yan sa taglat, oh. Mayroon mga ano dito, stricta. Bacopa, moneri. Itong bagong replant ko ng Rutala green. Cardinalis, bago pa rin, 3 days old. Ito mga Ludwigia ripens, cardinalis, rutala, stricta, napakaraming stricta. Ito, dwarf Sagittaria. Ito ang mga bagong replant ko to, pearlweed, stargrass, may apat na stargrass.
dadami sila after mga 2 months siguro. Ito Cardinales, napaka-healthy, bago pa rin to, 3 days old. Ito hair grass, dwarf Japanese hair grass. Pabako pa muna, bago din to, 3 days. Ito matanda na to, isa to sa mga mother ng Cardinales. Pag nakikita mo pag matanda na or parang mother na ng Cardinales ito, tingnan yung roots. Matanda na. Dito ako nagtitrim, kumukuha ng mga Cardinales, tapos replant. Dyan. Yan dito, pearl weed. Ayan, the Juju Repens, Bacopa Muneri. Ito yung mother ko ng Bacopa Muneri. Nag-umpisa ako dito. Nasa ilalim sila ng ano, lemoncito. Lemon. Ayan. Lemon. Again, hindi magandang totally exposed yung mga aquatic plants. Again, these are immersed form. Nasa immersed to. Medyo nakasubmerse. May tubig. Kasi umuulan. Cardinalis din yan. Ayan o. Marami. Tapos dito, ito yung mga Ludwigia ripens ko na nakahanging. Siguro first time nyo nakikita no, yung mga Ludwigia ripens na nakahanging. Maganda din. Ayan. Tapos, ayan. Ito, Rutala, Riniki, red plants. Ayan. Pinaparami ko pa. Ito, may mga masensored ako, may mga frog bits tulad nito. Ayan. Those are frog bits, water lily. Ayan. Hyacinth water lily, masensored. Water lettuce, guppy grass. Ayan. Tapos yung mga Ludwigia ripens yan. Hanggang bumababa sila dito. Nasa tubig. Ayan. Bakupa mo na rin. Nasa tubig na rin. Ayan. Dito may mga kabumba. Ayan, kabumba. Napaka-fresh ng water. May mga goldfish ako dito. No filtration. Natural lang. Ayan mo mga... Ano ko dito? Mga frog bits. Floating plants. Tapos ito, water lily. Ayan. Sa tank na to, meron din mga, I think this is Amania. I'm not sure. Stricta ulit. Madami ko stricta dito. May mga Ludwigia ripens ako dito na ini-immerse ko sa tubig. As submerse ko sa tubig. Pero ano, lumalagpas talaga sa tubig guys. Ayan yung. Ayan. Nagka-cut lang ako ng mga ripens, tapos nilagay ko dyan. Ayan. Ito, dwarf kabumba. Red yan, but okay yung lights na gray-red yan. Ayan. Isang tank. Dito sa gilid ng planted aquarium ko, meron dito. These are all pearlweed at saka star. Sa loob ng tank. Dito may naka-submerse ako ng mga plants dito. Ayan o. Kita nyo. Ayan. Ayan. Puno yan. Tapos mga plati yung isda dyan. Maraming fry. Tingnan nyo. Lahat ng fry ng mga plati ko dito ko nilagay. Marami. Dito, mga ano ko, guppies. Iba't ibang uri ng guppies. Para mga chops na to. Ayan, meron ding naka-submerse na mga rutala, kabumba, may naka-submerse na stricta, water lettuce yung naka-floating. Napaka-fresh ng tubig. Hindi ako nag-water change. Crystallize yung tubig. Napaka-crystal ng tubig. Mga chops na yan. Okay.
Tapos sa tank na to, meron akong ano dito, yung mga swordtail at saka mga breeders ng ano, swordtail. At merong kalimutan ko yung pangalan ng isang isda. Sa meron din mga plants dito naka-submerse. Yan, water lettuce yan. Tapos meron akong hornwort dito. Yan. Hornwort yan. Pinaparami ko din hornwort. Lahat ng hornwort ko dito nakalagay. Yan. Ngayon, punta tayo sa backyard. Punta tayo sa backyard sa ano, ng bahay namin. Nandito lang yung mga aquatic plants ko, remaining aquatic plants ko. So, papakita ko sa inyo, guys. Yan, i-update ko lang kayo kung ano na yung improvements at growth nila. Dito, maraming kahoy. Again, mas maganda, guys. Isa sa natutunan ko pag nagpaparami kayo ng aquatic plants is huwag niyong ilagay sila sa masyadong exposure, masyadong mainit na environment. So, dapat may maraming kahoy. Minimal lang yung init dapat. So, ito. Nasa ilalim sila ng maraming puno at kahoy. So, yan. Papakita ko sa inyo. Let's go. So, yan. Yan sila, guys. Yan yung bahay namin. Tapos, yan. May puno ng mangga. May puno ng, yes, maraming puno. Saging. Mahogany. Maraming puno. May mga kahoy dito. Saging. Tapos, nandyan sila sa ilalim. So, walang masyadong expose sa init. Kasi nga, hindi pwedeng ma-expose sa init kasi hindi good sa health nila kapag masyadong init. So, medyo katamtaman lang yung init. So, dapat nasa ilalim sila ng shed ng mga maraming kahoy. Yan o. Yan yung setup. Yan yung mga aquatic plants ko. Yan. Hindi ko na nasisahin to. Yan. Oops. Tumagilid. Oops. Yan. Aludugia repens. Yan. Stargrass. Ito yung pinarami ko na ng mga cardinalis. Yan. Marami. Yan. Yan. Rutala. Yung mother ko ng rutala. Diyan ako kumukuha. Pag napaparami ako ng rutala, diyan ako kumukuha. Stargrass yan. Yan. Ito, Tripertita / Marcellita. Yan. Ito, hindi ko masyadong familiar name nito. Parang bamboo leaves. Yan. Java fern. Red mini. Cardinalis pa rin. Hanggang doon. Oh, sorry, grass doon. Hanggang doon. Yan. Yan lang muna yung mga aquatic plants ko dito. Maliit lang naman. Pinagpaparami ako. Huwag may nagpapagawa ng aquascaping o planted aquarium dito kumukuha. Again, I'm not an expert. So, gusto kong i-share yung hobby ko sa iba. Gusto nila ng planted tank. So, ginagawan ko sila ano, pang snacks lang ang bayad. So yun, guys, ito yung setup ko dito. Alright, so again, huwag nyong i-expose sila sa araw at paraging nababasa sila. Dapat hindi sila dry tingnan kasi nga aquatic plant sila, so yung life nila is too big. Ito, hindi lang sila nakalubog, naka-immersed form, pero nakalubog submerged. Merong iba nagpaalaga ng aquatic plants na naka-submerse. Ito sa akin, immersed form to. Yan. Immersed yan. Wala sa tubig. Okay? Yan. So, marami kayong natutunan, guys. No? And, salamat ulit sa panonood. By the way, ito yung papakita ko sa inyo yung, ano, meron din ako mga maraming red cherry shrimps dito. Right. Pakita ko sa inyo. Yan yung red cherry shrimps ko.
Lahat ng mga refrigerator pan ko dito may mga red cherry shrimps. Merong red cherry shrimps. Lahat ng refrigerator pan ko dito. Alright, so hanggang dito lang guys. Salamat. Salamat sa panonood. And welcome. Welcome to my parallel universe. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe and like my YouTube channel. Thank you so much. And God bless po sa inyong lahat. And happy fish keeping. And skip on. Skip on everyone. God bless.